Sa kaninong office yung mapupunta sa inyo? I think ang nabunot yata is yung kay Senator Gringo Onasan. So masaya kayo, sir, na hindi kayo nalilalas? Of course. Galit na galit nga si Senator Amy. Dahil yun ang kwartong natitira na lang daw sa kanya. Sabi ko naman na wala ka nang magagawa dahil ikaw yung huling bumunot. Mm-hmm. Ang gawin mo na lang, magtawag ka ng pari at ipabindisyonan mo yung opisina. Baka mahirap na, masapihan ka pa ng masamang spirito. Sir, do you have first day jitters? Kinakabahan ka ba sa pagsisimula dito or excited ka na? Excited po akong manungkulan bilang isang legislator. Sanay naman po ako sa trabaho for the past 21 years. Almusal, panahalian, hapunan ko, puro trabaho na. Minsan, panaginip, trabaho pa rin. Kakaibang challenge naman sa buhay ko. But I will not limit myself to being a legislator only. Sir, pero ano siya, talaga magiging dedicated ka na dito sa Senate. Not unless pakiusapan ka ni Presidente na sasama ka sa mga trips or mga drugs. Doon ka lang mawala. I will continue as his advisor. Pangako ko naman sa kanya, in my own personal capacity, libre yon. Ibig ko sabihin, bibigay ako ng advice sa kanya, mag-assist po ako sa kanya in my own personal capacity. At I'll make it sure na wala pong magiging conflict of interest sa aking trabaho bilang isang senador at bilang advisor po ni Pangulong Duterte. Maybe advisors on some political matters or personal na naman po. Pero sa priority, pagiging senador? Oh, siyempre. Trabaho ko po as senator for the next 6 years. Priority ko po.